Today in Scan Hit Talks, we will talk about the capabilities of the new Philippine Jose Rizal Class Frigates. Ito po ang BRP Jose Rizal and the BRP Antonio Luna. So mag-subscribe na because magandang usapan po ito. Naging mas modernized na ang Navy ng Pilipinas nang naging Presidente si Duterte. Pero ang modernization na ito ay matagal nang hiningi ng Philippine Navy dahil sa sobrang luma na ang mga barko natin at walang kapabilidad na makadepensa sa mga dayuhang mananakop o mga pirata. Karamihan ng mga barko natin na pangdigma ay mga dating Coast Guard cutters lang ng ibang bansa na hindi talaga dinidesign as frigate, kagaya ng BRP Gregorio del Pilar, Ramon Alcaraz, and Andres Bonifacio. And dahil marami tayong islands, so marami tayong patrol ships. And ang karamihan nito ay noong 1960s pa na commission. So we really are behind in terms of reliable fighting vessels with capabilities to protect the whole nation. But with the modernization program ng ating armed forces, nabigyan ang ating Navy ng dalawang frigates, ang BRP Jose Rizal and the BRP Antonio Luna. Pero ang dalawang barko na ito ay tinawag natin na Jose Rizal Class Frigates. Now, you know. Now, itong mga barko na ito ay multi-role guided missile frigates ng Navy natin. Ibig sabihin, these ships are considered as anti-aircraft warfare cruisers built on destroyer-style design. According to the US, this type of ship was intended primarily to defend aircraft carriers against anti-ship cruise missiles. So of course, it is designed to carry guided missiles. And yes, meron po itong apat na anti-ship missiles sa kanyang twin canisters. I think we need at least 5 frigates kasi kung dalawa lang, parang kulang i-protect ang malawak na karagatan natin. Anyways, the Jose Rizal and Antonio Luna frigates ay may speed na 25 knots. Kaya nito 30 days sa dagat as long may enough na supply. May crew po ito na 110 na personnel. That's right. Kung pag-usapan naman natin ang radar and combat system, well, talagang sulit. There was an issue regarding this, na ang radar and combat management system ay dina-downgrade daw ang original na plan. But according nila, hindi naman dina-downgrade. It was just part of the contract that the developer would install the best system for the ship. And ito nga, may system na ito na talagang match sa kanya. So talking about the sensors and systems nito, well, it's the best. Itong mga frigates natin ay may combat system, search radar, navigation radar, fire control radar, tracking systems, tactical data link, and meron itong sonar. That's right. Dahil sa mga systems na ito, ang dalawang frigates can take over multi-role operations such as coastal patrol, anti-submarine warfare, and transport support. Oh yeah! Now, how about ang armaments nito? Check this out. Ang ating dalawang frigates ay may isang auto melara 76mm super rapid gun, apat na 50 caliber guns, isang close-in weapon system na pangsangga sa mga missile attacks, apat na anti-ship missiles, dalawang torpedoes, dalawang mistral homing manpods, 8-cell vertical launching system, and may karga itong isang Wildcat naval helicopter. So, kung meron tayong 5 na ganito, well, I would say, dyan, matinig na ang Navy natin. Now you know na hindi nagkamali ang bansa natin sa pagpili ng dalawang frigates na ito. This is Jay Casmo and this is Scan Hit Talk. So kung meron kayong suggestion and tanong, just write down on the comments below.